Ininspeksyon na ng NDI ang condominium unit ni Denise Cornejo sa Taguig City kung saan sinasabing binugbog si Vong Navarro. Pag-amin naman ng Southern Police District, may ilang standard operating procedure daw silang hindi nasunod sa pagkuha ng blotter laban sa aktor. Balita hatid ni Steve Dailisan. Para sa isang hiwalay na investigasyon, pinasok ng NBI ang mismong condominium unit ng model at stylist na si Denise Cornejo na nagsampa ng reklamong attempted rape laban sa aktor at TV host na si Vong Navarro. Magang-maga ang mukha, tila tulala pa ang aktor sa video na ipinakita ng grupong nambugbog sa aktor. Nitong nakarang Miyerkules ng gabi, halos hindi raw nakilala ng mga pulis si Navarro nang dalhin siya sa investigation section ng Southern Police District. Sakuhang ito ng SPD, nakakap ang aktor at nakasuot ng itim na V-neck shirt. Kasama sa presinto ang complainant na si Cornejo at ang tatlong iba pang nagsabing sila ang nag-citizen's arrest sa aktor. Si PO3 Dalmacio Lumiwan ang kumuha ng salaysay ni Cornejo. Nung una po, hindi ko ma-recognize na si Bong po yung kasi doon sa medyo namagayong sa right. Sa right face niya. Tinanggal po yung duct tape niya, tapos tinanggal po namin siya na baka pwede, dalhin ka namin na lang sa ospital, hindi yun po. Sabi niya, wag na po. Humingi pa raw ng tubig itong aktor na si Vong Navarro, binigyan naman siya ng pulis, at saka nung humiling siya na mag-ilamos, ay pinapasok siya sa kwartong ito. Binasa at nilagdaan ni Navarro ang blotter. Pagkatapos ay nagpahatid na raw ang aktor sa condominium ni Cornejo para kunin ang kanyang sasakyan. Ako nag-utos sa kay PO3 Loreto, habulin natin si Vong kasi kailangan natin siya pilitin magbigay ng statement. Tapos, nung huminto naman si Bong, nung paghabol namin, nagbaba yung bintana ng driver niya. Sabi ko, Bong, pwede bang mahinga ng statement mo, ng side mo? Kasi yung kabila lang naririnig namin. Ang sabi ni Bong, Sir, wag na po kasi alang-alang lang sa pamilya ko, wag na po. Aminado ang SPD na may mga standard operation procedure sila na hindi sinunod nung gabing yun. Gaya na lang ng hindi nila paglagay sa blotter ng kondisyon ng inirereklamo. Pero ayon sa mga pulis na humarap kay Navarro, inalok nila ang aktor na dalhin sa ospital pero tumanggi ito. Kinukonsidera siguro ng ating mga kapulisan yung katayuan, status ni Bong na maaaring maka-apekto dun sa kanyang karir dahil palagi siya sa TV, kilala ng tao yan. And ayaw nating maging... Ayaw nila siguro na maging sagabal yun. But ang protocol talaga, dapat na medical. Celebrity o hindi. Celebrity o hindi. May pagkukulang talaga. That is obvious. Ang Taguig Police ang inatasang manguna sa investigasyon ng kaso. Mahalaga raw sa pag-usad nito ang CCTV footage ng pagpasok at paglabas ni Navarro sa unit ni Cornejo at iba pang kakailanganing ebidensya. Pero hindi pa raw nagsusumite sa kanila ang pamunuan ng condominium. Kaya balak nilang maghain ng reklamong obstruction of justice laban sa building administrator ng condominium at sa security agency nito, sakaling hindi sila makipagtulungan sa mga pulis. Despite na hindi kami nakakakamat with the sufficient information regarding the incident, tuloy pa rin ang investigation namin using our own resources within our capability. Pero ang NBI may kopya na raw ng CCTV na galing sa condominium at ipinasilip ito sa GMA News. Makikita sa video na pumapasok si Navarro sa unit ni Cornejo. Makalipas ang ilang minuto, nakitang lumabas ang aktor na nakatali na ang kamay sa likod at nakasombrero. Kasama niyang pumasok sa elevator si Cornejo at iba pang lalaki. Nahinga na raw ng NBI ng pahayag si Navarro at ilang naka-duty na security guard nang mangyari ang insidente. I-invite po namin yung lahat ng yung owner nung unit, kung sino ba ang real owner nito, tatawagan po namin. Yung security, I think, pati building administrator, we will summon them. Pati yung police na nung blatter. Steve Dailisan, GMA News.